friends, this is Mirana Su and welcome back to my channel. And in this video, sa kauna-unahang pagkakataon, I'm going to review a smartphone. So this is Mi10T Pro 5G. A little bit of a background lang, hindi ako palabili ng mga bagong gadgets. Sa phone, bibili lang ako pag kailangan ko na. Kaya naman, nung wala na talaga akong choice, nag-research ako, nanood ako ng maraming mga tech reviews. And ito yung napag-desisyonan ko kasi na-excite ako sa mga specs niya. Palaban siya. And at the same time, yung price range niya is nag-fall under mid-range price. So, kung tutusin, panalo-panalo na kasi flagship specs pero mid-range price, di ba? So, kaya naman, ang sabi is, this cellphone is the newest flagship killer. So, nabili ko to nung November 2 sa SM Mega Mall. At that time, hindi ko na-expect na may makuha pa akong freebie. Kasi medyo late na ako sa party. Aware ako na may mga maswerte nakakuha nung grabihang freebie. Yung iba nakakuha ng electric scooter worth 15,000. Yung iba naman, ang nakuha nila is wireless earphone na worth 5,000 daw. So, no October pa yun, kasi October 15 ni-launch ang Mi10T Pro as part of Xiaomi's 10th anniversary. Kaya naman, hindi ko na rin in-expect na may makukuha pa ako. Pero, tontuwa ako na, ayun, na kasama ng unit ko may malaki pang box. So, ngayon, almost 1 month ko na nga siya ginagamit. I-share ko sa inyo yung experience ko dun sa mga specs na sinasabi niya. Na-meet ba niya yung expectations ko? Ano ba yung mga pros and cons? And final verdict, satisfied ba ako or na-hype lang talaga ako? So, simulan na natin. The rest review starts now. So, umpisahan na natin ang review by this mock unboxing. So, hindi na to fresh unboxing kasi na-unbox mo na siya before. Actually, sa store pa lang na-unbox na siya to check para sa mga damages. So, papakita ko lang sa inyo yung laman ng Mi10T Pro box and pati na rin yung itong napakalaking box ng freebie. Nakaka-excite kasi ang laki. Parang feeling mo, ang dami niyang laman. So, ang ganda ng box. And now, it's time to concentrate with the main box. So, titingnan natin kung ano nga ba yung laman na to Mi10T Pro na box. So, of course, ang mobile phone itself. So, ang unit na nabili ko is Lunar Silver. Bukod dito, meron ding Cosmic Black tsaka Aurora Blue. So, yun yung tatlong kulay ng Mi10T Pro. Pinili ko yung Lunar Silver kasi yun yung natira. Ang first choice ko is Cosmic Black. So, pansin ko dito sa mobile phone, pagkahawa ko, madulas siya. And prone to fingerprints and smudge. So, buti na lang, natuwa ako na meron silang libreng antibacterial jelly case. Natuwa ako sa texture nitong jelly case kasi matte siya. Tapos, transparent pa. So, hindi niya nako-compromise yung design nung mobile phone. Nako-complement niya. And at the same time, nagbibigay siya ng better grip dito sa Mi10T Pro. Kasi nga, ang dulas nung mobile phone. Nakakatuwa lang na mayroong ganung freebie si Xiaomi. So, ang generous nila support na yun. Next is the USB adapter. Additional information lang about Mi10T Pro. Ang adapter niya is Type-C for USB. Wala rin siyang separate for headset. So, nag-provide na lang sila ng adapter for that. So, the usual documentation and manual. Then last, ito na yung USB charger niya and cable. So, as mentioned earlier, it's Type-C.
Then, yung charger niya is capable of fast charging. At talaga namang mabilis mag-charge itong Xiaomi Mi10T Pro. Based on my experience, madalas nag-charge ako pag around 30% na lang. And wala pang 1 hour na aabot niya na yung 100% charge. And that's it. Ito na ang laman ng Mi10T Pro na box. And now it's time to unbox the freebie, the premium gift set. Yeah, may dalawa siyang floor. So nandito tayo sa first floor. This first item is a case for the speaker itself. The second one is a keychain. The third one, actually, I really don't know. Para din siyang case. Hula ko, maybe this is for earphone or cable. So, personally, doon ko na lang siya gagamitin. And now, it's time to check the other floor. This item here is also like a case, but rubber type. Ang daming case. And finally, this is the speaker. I'm not sure kung anong or kung magkano itong particular design ng Mi speaker. But this whole gift set is worth 1,300 plus, around that price. The last one is the USB charger. According to Mi specialist na nasa store. So, this is a Mi charger na pwede mong gawing bracelet. And now, we're done with the unboxing of the premium gift set. So, masasabi ko na swerte pa rin ako, may nakuha akong freebie kahit na late na ako sa party. And wait, there's more! So, may libre ring Netflix mobile subscription for 6 months sa lahat ng mag-a-avail ng Mi 10T series smartphone. So, libre yan for 6 months. And it comes with a 2-year service warranty. At on top of that, meron pa siyang free one-time screen replacement within 6 months. Pero advice ng Mi specialist, yung free screen na yon is hindi na rin ganun kaganda ang quality compared to the original screen. Kaya huwag mo na rin basagin. Ingat-ingat din. At sa wakas, nandito na tayo sa pinakaihintay natin. Pag-uusapan na natin yung mga winner specs ng Mi 10T Pro na actually naka-outline na dito sa plastic sheet ng Mi 10T Pro. So, unahin na natin pag-usapan itong battery capacity. So, meron siyang 5,000 mAh. So, napakataas niyan. Kahit i-compare nyo and i-search nyo rin sa mga available phones na meron tayo ngayon. So, mataas. Isa to sa may pinakamataas talaga. Then, capable din siya ng fast charging. Kaya ako, personally, para matest to, nagkaroon ako ng personal battery test at 7 a.m. 100 fully charged na tong Mi 10T Pro unit ko. At 12:05 a.m., meron pa rin siyang 20% charge. Then, at the next day, 10:14 a.m., maliit lang tong nasa left pero 12% charge. So, umabot na ng 24 hours na hindi ko siya chinacharge pero hindi pa rin siya fully na-drain. And I can attest naman dun sa bilis na ma-charge itong phone. Siguro around 1 hour or lagpas na ng konti ng 1 hour, fully charged na ang battery ng Mi 10T Pro. So, napaka kunat ng battery. So, nandito naman tayo sa winner specs number 2. Usapang chipset naman tayo or processor. So, alam naman natin na yung processor is the heart and soul ng smartphone. With that, Mi 10T Pro uses Qualcomm Snapdragon 865 chipset na isa sa may pinakamataas na rating pagdating sa processor. And on top of that, octa-core na rin siya. So, di ba, paramihan ng core, mas malaki yung processing power. Kaya naman, itong Mi 10T Pro is suitable talaga siya for heavy usage such as gaming.
And most of all, capable na rin ang processor na to for 5G technology. Kaya naman, future-proof na rin ang Mi 10T Pro. Just in case na dumating na ang 5G sa Pilipinas. Kasi, di ba, yan ang future. Out na ang 4G LTE soon. So, another hype na specs. Ito talaga hype kasi pinakamataas to sa ngayon. Yung 144Hz display refresh rate ng Xiaomi Mi 10T Pro. So, background lang, refresh rate is yung ilang beses ba nag-a-update ng images sa display sa screen in 1 second. So, mas mataas na refresh rate, mas smooth ang user experience, lalo na sa gaming. So, itong pinapakita ko sa kanan, yan yung parang may mga nagbabounce na ball. So, pinapakita lang yan yung difference ng 144 dun sa mga mas mababang refresh rate like 90 and 60 hertz. So, sa 90, hindi ko pa masyadong kita yung difference. Pero sa 60 hertz, ayan, medyo nakakaduling na nga. So, ang catch lang naman sa 144 hertz, magastos siya sa battery. So, kung nagtitipid ka and hindi ka naman nagigame. So, may option ka naman na pumili ng mas mababang refresh rate. So, depende yan sa'yo. So, at last, it another hype na specs na naman ni Xiaomi Mi 10T Pro is yung camera, meron siyang 108 megapixel main camera na may optical image stabilization na. Tapos sa video naman, capable siya to shoot up to 8K video na pinakamataas rin sa market ngayon. So grabe, totoo ba to? Test na nga lang natin. So, ito na yung sample ng kuha ko with 108 megapixel resolution. Kinuha ko tong shot na to sa bintana and I'm checking kung magiging satisfied ba ako sa kuha niya doon sa mga malalayong objects. Zoom ko kung hindi ba magiging pixelated and pwedeng-pwede mong i-crop. So, ayun, nakakatawa kasi ang linaw nga o kahit yan, sobrang layo na nun. So, itatry ko pa one more time. Dito naman sa shot na to. Background lang, wala palang telephoto lens si Mi 10T Pro. So, parang ito yung alternative niya para makapture mo yung mga malalayong objects. So, pwedeng-pwede na. So, itong camera niya is merong 3 main perspective. Yung 1x or 1 times, 2 times, tsaka 0.6 para sa ultra-wide. So, ito yung sample ng 1x. Oh, ayan. Hindi saturated yung color niya. Natural lang yung color ng camera nitong Mi 10T Pro. So, ito na may sample ng 2x. So, parang nag-zoom siya ng 2x. And this is the 0.6x na pang ultra-wide yung kuha. So, ito naman sa makulay naman tayo. So, ayan. So, stick naman siya sa original color niya. Itong... So, mapunta naman tayo sa sample portrait shots. So, maganda naman yung separation ng background niya. Hit and miss, pero ang maganda na ito is na-adjust siya. And ito yung isa sa nakakatuwa na feature is pwede mong i-animate yung background. So, ito yung mga sample. Ayan, ito yung pinaka-favorite ko. And meron rin siyang feature for replacing ng lighting. So, yan. Hindi mo na kailangan mag-install ng third-party app para maging possible yung mga ganitong shot. Ito naman yung sample ng night mode. So, satisfied din ako dyan. So, another night mode shot. So, ito rin yung isa pang naaliw ako, yung sky replacement. So, hindi mo na kailangan din ng third-party app for that. Macro, food. So, ito naman yung mga sample for food. And lastly, yung flat laying. So, these are my journal pages. So, ginagamit ko siya. And para makita niyo yung mga latest shot ko using this phone for my flat laying photos. So, follow me on Instagram @gorezu. And now, it's time to test the video. So, ito, ordinary video lang to. Hindi ito yung 8K. So, naglalakad-lakad ako para matest yung stabilization niya.
Ayan. So, satisfied ako kasi ang smooth niya even though naglalakad ako. And, ito pa yung isang shot. Sa front naman. Maliwanag siya sa camera. Nice. Medyo madilim dyan, kaya kumuha rin ako ng shot dyan. And ito yung 8K video. So, honestly, hindi ko alam kung ano yung expect ko for 8K. Parang it looks ordinary to me. And ito pa yung ibang feature ng camera. And hindi ko na siya kayang i-test lahat for this video. Baka gumawa ako ng part 2. Pero for now, gumawa ako ng sample for vlog and dual video. So, here's for vlog. Yan. So, hindi ako gumamit ng third party app for that. Here's another one. Taray, di ba? And ito naman yung sample ko for dual video. So, shopping ako ng mga bag. So, maganda tong dual video kung may reaction video ka na gustong gawin. So, sabay na yung front and back camera. Ngayon lang ako nakita ng mobile phone na pwede to. Ayun! So, nandito na tayo sa last chapter ng ating tech review about Mi 10T Pro. At ang gamit ko ngayon mismo is yung front camera ng Mi 10T Pro para tuloy-tuloy na yung testing natin. So, makita nyo kung paano yung quality niya ng front camera for video. So, marami na akong na-discuss na pros. So, dadagdagan ko lang yung mga pros ng Mi 10T Pro. Yung another thing na gusto ko sa kanya is yung memory. Meron siyang 256GB memory. So, ang laki na rin niya sa market, di ba? So, kung mahilig ka sa video, sa pag-videos, oh, wait lang, may sumingit. So, kung mahilig ka sa pag-video, sa pag-pictures, yan, mantasawa ka sa media. Pero, ang downside lang nun is hindi siya expandable. Pero, pwede na rin kasi 256GB na rin naman yung built-in memory. And, doon naman tayo sa cons. Yan, nandito na tayo sa... Siyempre, you can't have it all. No? You can't have it all, di ba? So, ang isa sa pinaka-ayaw ko talaga is wala siyang... Sa sounds, wala siyang 35mm jack. So, wala siyang separate nasaksang para sa earphone. So, nandun pa rin siya sa Type-C kung saan ka nag-charge doon din yung sa earphone. Kaya naman, kailangan pa ng adapter. Medyo inconvenient yun. Yun sa ayaw ko sa kanya. Pero pagdating naman sa sound, maganda yung sounds niya. Pwede siya loudspeaker, stereo, yun. Yun yung una kong ayaw sa kanya is yung wala siyang 35mm jack. Another one is pag stereo, naka-stereo mode siya, paano ko ba i-explain? Manginig tong phone na to pag naka-stereo, as in talagang medyo uncomfortable siya sa for me. Kaya parang napaparalyze yung kamay. Then sa physical, makapal tong phone na to and medyo mabigat siya. So compared dun sa iba pang smartphone na meron ako, ayun, mabigat-bigat siya. Pero nasanay na lang din ako. Ngayon, wala na lang. Kiber na lang. Malaki lang talaga yung difference kapag nakahawa ko ng phone na ano ko na talagang ang bigat nitong Mi 10T Pro. Isa pa sa ayaw sa kanya is, nung unang araw nung bili ko sa kanya, may heating issue siya. Madali siya mag-init. And nung mga times na yun, hindi pa ako nag-games. Talagang social media lang, camera, yun. Madali siya mag-init. Pero, ang napansin ko naman, ilang beses na ako nag-update, mga nakadalawang update na ako ng OS, saka security, hindi na siya nag-iinit ngayon. Wala na yung heating issue niya. So, siguro na-fix na yung issue na yon nung update. So, another one is yung protruding yung design nung camera, medyo nakaangat siya.
Yun, medyo comfortable siya. Medyo parang nakakairita minsan kapag nahahawakan. Ayun. Yun yung isa sa parang na hindi ko nagustuhan. Pero, so yun lang naman yung mga cons. And lahat ng yun for me is just yung tolerable. Hindi ko masyadong iniinda compared dun sa lahat ng pros ng phone na to. Ngayon, ngayon, siguro nagtataka kayo, o bakit ang tataas ng specs ng Mi 10T Pro? Pero bakit ganoon lang yung price niya? 25,000 compared dun sa iba na sa ganong specs is lagpas 30,000. Bakit nga ba mura itong Xiaomi Mi 10T Pro? Mura siya kasi yung display niya is not AMOLED. Kasi mahal lang AMOLED. So, itong phone na to, gumamit lang siya ng IPS LCD. And yung iba, ito talaga yung ito yung nagiging deciding factor nila. Kasi gusto talaga nila ng AMOLED. Iba kasi talaga yung itsura pag AMOLED. Pero ako, personally, kahit na ganun, okay lang sa akin kahit IPS LCD. Una, kasi nga, naging mura tong phone na to with that matataas na specs. And pangalawa, maganda yung quality ng IPS LCD na ginamit dito sa Mi 10T Pro. Ang ganda ng kulay. Wala naman akong reklamo dito sa IPS LCD. Siguro hindi lang talaga ako maarte pagdating sa display. Ayun. Kaya sa akin, pabor na pabor talaga sa akin na okay lang na hindi nga siya AMOLED. So yun yung parang trade-off ng Mi 10T Pro, which is for me is okay. Yun ang pros and cons. So yun na, nandito na tayo sa final verdict. So ano nga ba yung final verdict ko para sa Mi 10T Pro? Na-hype nga lang ba ako? Well, obvious na yung sagot ko na talagang tonto ako sa phone na to. Ang verdict ko is 95%. So yung 5% na doon na napunta doon sa ayaw ko nga dito sa phone na to. Super recommended ko tong phone na to, kaya kung naghahanap ka ng bagong phone and ang budget mo lang is around 20 to 30,000, ayan. So, talagang super recommended ko ang Xiaomi Mi 10T Pro. Pala ko gumawa pala ng part 2 para lalo ko pang paglaruan yung camera kasi hindi ko masyado na-explore. Parang from time to time may na-discover ako. So, gusto ko pang i-test yung camera, yung 8K video. So, yun, hindi ko masyadong na-test. And yun ang pansin ko pala sa 8K video. Diba, nasabi ko kanina na parang hindi ako na-impress. Parang ordinary video lang. Well, nung try kong i-test or i-play yung 8K video sa mas malaking monitor, doon ko nakita yung difference niya compared sa ordinary video. Ang ganda pa rin nung 8K video, yung quality niya. So, yun, gusto ko pang i-test yung 8K video na feature nitong Xiaomi. So, yun yung may balak ako na gumawa ng camera in-depth review. So, yun, stay tuned. And at last, and if you like this video, if you find this helpful, kung gusto nyo pa mag-tech review ako, yan, just like, comment, and subscribe with notification bell. I hope that you support me, and see you again in the next video. This is Goresu Reviews. Magkita-kita tayo ulit next time. Bye!